What's up, guys? Welcome back to Coffee with Jay. Ayan, syempre, kasama na si Milo Elmido ngayon for Coffee with Jay. Yes. Ulitin ko kasi baka may magalit. Welcome po natin si Milo Elmido Junior. Yes. Huwag niyo makalimutan ng Junior dahil magagalit ang tatay ko. Tama. Alam niyo na yan. And ayun, for sure, kilala niyo na ang isang Milo Elmido Junior. Bilang sikat na host. Uy. Actor. Uy. YouTuber. YouTuber pa ba? Hindi na masyado. Sure. Sorry sa katamaran natin. Yan tayo nag-vlog. Sorry po. Tapos syempre, before niya ginawa lahat ng yan, siya ay isang production associate. Yes. What's that? Production associate come from the Uy, paka. Google nyo. That's it. We're done. Production associate basically tumutulong talaga sa paggawa ng mga films. Tama yes. Mga series. Yes. Documentaries. From pre-prod po sa mismong shoot. Mm. Ganun ang PA sa Star Cinema ako. Mm. Ng production associate from 2012 to 15. Ayan. So kaya namin sinama rin si Milo ngayon. Kasi syempre, gusto namin makuha lahat ng thoughts and mga pinagdaanan niya para maging isang production associate and to where he is right now. So, wala kayong maasahan today. Hindi ko alam bakit niyo ako ginis. Ba't niyo ako ginis? Para magamit yung props. Siyempre maraming mga kabataan ngayon na talagang into entertainment, diba? Pansin naman natin, ang dami na nagti-TikTok, nagti-Instagram, nagti-YouTube talaga. And for sure gusto rin naman nila mapasama sa creative industry, like yung mainstream. Mainstream? Bakit? Natawa ka? Dumulig ako? Kasi nanam ko siya. Dumi. Okay. Para sa inyo to, kasi syempre gusto natin makakuha ng mga inspiring stories sa naging isang mundo. So, yung first question ko, ano muna yung course mo before you actually went on to being a production associate? Yun na nga. Kasi tayo nakapatapos talaga. Hindi, charot lang. And nag-graduate ako sa Adams University ng AB Mass Communication. So, mga Falcon. Yes, with the Falcon, let's go. Falcon, let's fight and win this fight. We'd put your hands up in the air. Yes. So, Falcon tayo. Yes, sa UN yon. Sa, alam niyo ni Adams on sa Manila. Ganyan. Graduate ako doon. Parang nag-stop ako ng 1 year. Pero sakto lang naman din siya. Kasi nag-stop ako first year, second sem. Agad-agad, sumuko tayo kasi wala tayong kaperahan. So, due to financial difficulty. So, nag-stop ako niyan, pero tinapos ko din naman, bumalik ako ng second sem ng first year ako, pero natapos ko din naman siya, technically, ng 4 years. Nag-part-time ka ba during college? Yes! Nag-Jollibee ako dati, binaang set. Totoo to, ha? Oo. Nag-cashier ako sa Guadalupe. Alam niyo yung Jollibee sa Guadalupe? Pumikit muna kayo, guys, sa mga viewers ni Jay, tapos alamin niyo, yung pinakamalaki, nandiyan na kayo? Papunta na. Okay. 3 minutes, turn right. Yes, tama ka. Nandyan ka na sa Guadalupe, Jollibee. Yes, dyan. Oh, yes. Ang tagal na nun. Oo. Anong year ba yun? Nakalimutan ko ng year, pero mga 16 or 17 ako na Jollibee. Cashier. Tapos pinapili pa ako anong gusto kong station. Sabi ko, ay, cashier po ako. Gusto kasi ni mga ganun-ganun. Kuha-kuha ng order. Yes, what's your order? Keme-keme. Tapos ganun. Tapos, tinigil din, nag-stop din, kasi ang hirap pala. ang hirap! Hindi naman, nag-stop naman ako nito. Pero kasi, nag-Jollibee ako, umaga ako counter. Kasi pag counter, akala ko ikaw lang. Mm-mm. Ikaw rin pala mag-setup ng order, mag-serve ng order, di ba? Halimbawa, one piece chicken joy, tapos i-callment. Kukuha ka sa likod yes. Ng gamit. Yes, kukuha. Ikaw mag-setup. Ay, dahil lagi ang daming tao sa Guadalupe, sa Jollibee, kung may kita niyo na ang dami laging kumakain, bakit kayo pala kayo ng mga panahon yun? Napagod ako. Nagigigil ako talaga sa inyo. Yes! Dapat hindi kayo naguguto. Napagod ako. So, huminto ako. Nag-stop na. Ay, sabi ko, hindi ko na kaya kasi nga ang hirap pala nung ganong setup. Tapos alam nyo ba, isa lang yung uniform ko noon. Balik ako lang. Isa lang yung uniform ko noon. Tapos, pagka-after, ang daming Chicago. Tapos, yung isa lang uniform ko, pagka out ko, nilalaban ko siya. Kasi syempre, isa nga lang uniform, tapos may pasok kinabukasan. Syempre, amoy, ano talaga yun? Ang mahal kasi ng uniform namin. Kasi syempre, sa'yo din ikakaltas yun sa trabaho. Tapos yun, iyak ako. Oo, sa'yo yun, ikakaltas mo. Hindi nila ibibigay yung uniform lang. Hindi, alam ko ha, sa panahon namin based na. Based from your experience. Experience. Syempre, kaltas yun sa sahod na uniform. Ebe, kesa naman ikaltas mo sa sahod ko, isa na lang, kaya mo naman. Tapos, lalaban mo na lang siya pagka-out mo. May times ba na basa-basa pa nasuot mo na? Hindi naman. Natuyo talaga. Minsan hindi mo na talaga lalaban. Yung pants. Kasi hindi mo na amoy. May amoy ba si... Sir, order po. So, wala mo maamoy na pants mo? Wala naman, wala naman. Full-time student ulit. Kasi syempre, ang hirap. Kasi yung kapatid ko na yung nagpa-aral sa akin. That time. Talaga yun yung promise ko na sabi ko,
tatapusin ko to for 4 years. Actually, sa mga batch namin, sa mga bakla ko mga friends, o mga anak, una na ako, ako muna yung gagraduate. Kasi yun promise ko sa kapatid ko eh. Kailangan ko siya tapusin ng 4 years. Tapos, nanay-nanayan nila ako eh sa college. Kasi, ako nga yung pinakamatanda since nga nag-stop ako. Dumating na ako sa batch nila. Mm-hmm. Ako yung pinakamatanda. So, o mga anak ako na to ha. So, natapos ko naman. Tapos doon na papasok yung nag-apply ka na ng work, mm-hmm, na pressure ka na. Kasi parang halos yung mga una mong nakabatch, eh, ang dami ng dami ng trabaho. Yung pagka-graduate, work agad. Work agad. Ako wala pa. Naghahanap ka pa lang. May mga hindi ka nakapasa. Pero dati kasi talaga, sabi ko talaga nung naghahanap ko ng intern, hindi ko mahanap yung Bayan Production. Mm. Sabi ko talaga nung na may Starbucks sa ABS, na ako magtatrabaho ko sa ABS na kahit anong gawin ko. Parang isinumpa mo siya. May mga ganong moments tayo na parang hindi. Hindi ko nahanap, napagod ako. Magtatrabaho ako dito sa ABS, kahit ano pa yan. So, sinumpa ko yun. Tapos yun, 2012, noong August, doon po tayo. Naipasok po tayo as production associate ng Star Cinema. Ang daming options, di ba? Pagka-graduate, uh-oh, when it comes to mass com. Bakit ABS ang gusto mo agad? Bakit hindi ABS? Siyempre, ako ABS talaga. Yun talaga yung una ko kasi nga may pinanggalingan na gusto ko mag-intern dito. Tsaka, nakita ko na eh. Pero siyempre, pag mascom ka, gusto mo din talaga makapasok na sa ABS. Ako ha, hindi ko alam sa iba. Ako gusto ko talaga. At certified ka pamilya talaga mga pinapanood mo. Gusto ko magtrabaho dito. Ano yung mga dito films dati nun? Hindi ko nabutan yata eh. Gigigil ako sa'yo. Actually, kasama yun sa interview. Ano yung mga naging, anong favorite Star Cinema movie mo? Oh, ako, may mga ganon, tinatanong, favorite Star Cinema movie mo? Ang sinabi ko, anak noon, yung kay Vilma, siya kay Nora. Ay, nabago na siya. Hindi, Vilma and kay Claudine, na anak. So, kasi napapanood ko dati. Ang ganda noon, tapos, ano pa ba yung mga nasabi ko? Yung mga One More Chance. Mm-hmm. Yan yung mga ganong movie. So, yun, kasama yun sa interview dati sa Star. Tapos yun, nakapasa naman. Yeah. Yun talaga yung gusto ko eh, ma-achieve. Basta ABS talaga. Kahit na ano pa yung position, basta sa ABS, ako makapasok. Tapos yun, sinend ko nga lang yung resume ko sa online sa Star. Mm-hmm. Yan naman, thank you Lord, nakapasa. And syempre, nung nakapasa ka na and nag-work ka na doon, ano yung first impression mo sa job mo? Like, ano yung bumulaga sa'yo ng mga kailangan mong gawin? Ang dami agad, promise. Kasi, ano yun eh, big project agad yun eh, na parang pinakilala na ako agad na eto yung magiging producer mo, eto yung magiging project mo. Mm. First project was One More Try, MMFF, Angel Loxian, Ding Dong Dante, Sanjo Marino, Angelica. Yes, big project talaga siya, na parang, ha? Kaya ko ba to? As trainee. So, parang yun, pinakilala na. Tapos, syempre, iti-train ka pa naman eh. So, eto, alibawa, eto si Case, magiging senior PA mo. So, trainee niya kung paano muna yung mga gawin for pre-prod na kailangan gawin kasi nga kinabukasan shooting. Mm-hmm. So, yun yung una agad bumungan sa akin na eto, syempre, gawin mo na muna to paperwork. Eto muna yung gawin mo, ganito, ganito, ganyan, ganyan. So, doon siya nagsimula nung unang-unang salang binigay sa akin na project. At unang salang mo ha, speak of salang. First shooting day, natulog po tayo. Na-share na po natin ito sa podcast, in Directo.net. Pero yun nga po, first project, talaga naman po, trainee PA, natulog agad sa set. Oh, no. Promise. Natulog ako kasi, syempre hindi ka naman sanay shooting mo eh. Pagod shooting, hala, eto na pala yung ano, eto na pala yung shooting, eto pala yung mundo ng pelikula. Pagpatapos na mga mga paputok araw na, pumuputok na, inaantok na ako. Yung location, hotel. Pag sinabi mong hotel, lason yun sa amin. Kasi aircon, yun na ito, aircon, sofa, ang lamig, pang tulog talaga. Hindi ko nakinaya, may scene pa. Parang meron sa kama, di ba carpet yan? Doon ako sa gilid ng kama, tumulog. Hawa ko yung PA's report na papapirmahin sa mga artista. Meron kasi yun eh. Parang ganun. Tumulog ako. May ginising ako. Pack up na. 6 a.m. ka natulog. Hindi ko na alam kung anong oras. Basta pamadaling araw na yan. 4 or 5. Hindi ko na napansin yung oras. Pero ginising na ako. Uy, pack up na. Hinahanap ako. Kasi kailangan ngang pirmahan. Sorry po. Training niya. First day tulog. First day tulog. Promise. At nakarating yan sa buong Star Cinema office. Parang so, napagkwentuhan ka talaga. Napagkwentuhan ako. At, sikat. Yes. Sikat. At hindi pa yun natatapos doon ha. Parang sinabi ni Ate Case, huwag ka na pumull out. Pag sinabi mong pull out, pupunta ka doon sa isa pang location kasi kailangan mong i-check yung mga gamit.
yung mga gamit na gagamitin sa shoot. Ito yung mga ilaw, ganyan, mga technical stuff. So, kailangan mo i-check yun kasi yun yung gagamitin sa shoot. Hindi niya na ako pina-pull out doon sa juice magpadati eh, sa mga hindi nakakaalam. Juice magpa-anuhan ng gamit. So, ako, sabi, sige, doon ka na kasi pasa yung location. Diretso ka na ng bahay, wag ka na mag-QC. Yun yung sinabi sa'yo. Oo, okay, sige po. Edi umuwi ako ng bahay. Uy, napasarap yung tulog ng akla. Sobrang puya talaga naman po. Parang ang call time 7 a.m. nagising na ata ko or 9 or 10. Talaga naman bumungad sa akin na yung parang feeling na ano ba tong pinasok ko? Kaya ko pa ba? Yung minura mo yung sarili mo. Minura ko yung sarili ko na parang huy, kaya ko pa ba? Hindi ko alam. Sabi ko, kaya ko pa ba to? Bigla, alam mo yung parang bigla ka siyempre yung nagising na hala, pupunta ka na ng location diretso ligo, keme ganyan, pagdating ko siya so, sorry po, sa Maydas pa yung location sorry po, super late na ako dumiretso talaga ako ng shoot so yun po yung mga first talaga naman pong project po natin na talaga naman nakakatulugan po natin sa set, naging ganun yung ano ko tas big, ang lali kasi parang, siyempre yung first na trabaho mo, yun agad sa back, tapos hindi ka naman nasanay, parang tagal mo rin nag-aral, ganyan, tas trabaho. Tulog ka talaga, pasensya na po. Sarap po kasi matulog talaga. Pero na-adjust mo naman yung sarili mo, siguro after 6 months, ganyan. Oo naman, nasanay ka na. Kasi kami, pag after shooting, papasok pa din naman kami ng opisina eh. Kasi nga paperwork. At kailangan mo for the meeting ito, kasi may shoot na kinabukasan. Yung mga ganun. So, nasanay naman ako na naging ganun yun na yung routine ko sa trabaho. Sa buong trabaho mo na sa, as a prod assistant, ano yung masasabi mong phrase or sentence or one word na magde-describe nito? Pahinga muna ako. Tulungan ko muna yung sarili ko. Okay. Tulungan ko muna yung sarili ko. Kasi may mga pagkakataon, syempre, na parang, uy, tulungan natin yung sarili natin. Yung parang, itulog ko muna to. Kasi may one time, parang sa project ng Mas Beloved, na-share ko na rin to. Pack up na kami. Siyempre, pag pack up na, okay, pahinga ka na. First, may isang unit, bali second unit. First unit kami, tapos na kami, pack up na kami. So, yung second unit, hindi pa. Tulog ako. Tulog na, siyempre, pack up na. Ginising ako, ay, kailangan daw, ano, tulong, kasi nga, hindi pa pack up. Ay, te, tulungan ko muna yung sarili ko. Tutulog ako. Natulog ako, inay ako sila. Mga ilang project yung third. So parang tulungan mo na muna din talaga yung sarili. Ako naman muna. Tulungan mo na muna yung self mo. Pagka natulungan mo na yung self mo, tumulong ka na sa iba. Para makatulong ka talaga sa iba. Yes. So may ganun culture naman na nangyayari na parang, uy, ako muna to ah. Sige, ako muna. Tulog ka muna dyan. May mga ganun naman. Kasi minsan hindi ako, may mga hindi lang naman isang PA lang sa star eh. Depende sa project. Dalawa naman ako. Pwede, oh, sige, tulog ka muna. Ako na muna to. Yung ganun. Or, sige, ako nakakausap sa ganito. Ganon. Ganon naman siya na nangyayari. Tulungan naman. Noong mga panahong yun, syempre, ano, utusan mo yung head mo. Di ba? Hindi naman. Pero ano yung naging rason mo kung paano ka nalipat naman to acting? Hindi ko rin alam. Charot, hindi. 2015, sa lahat ng mga projects na yun, 2015, nag-design ako na mag-design. Nandun tayo sa puntong what I really want to pursue. So, parang, ano yung thought process mo? Mag-decide ka na mag-stay pa ba ako dito? Or move on na. Ano to eh, syempre ang tagal niyang pinag-isipan kasi ang hirap naman pakawalan kung saan ka din nagsimula. So parang, kailangan kasi 100% buo ka talaga na ayaw mo na para pag kinausap ka or may humadlang sa'yo, hindi na, sure ka na sa gagawin mo eh, wala na makakapigil sa'yo. Parang dumating sa puntong, ay hindi, sure na talaga ako na kailangan kong umalis. Hindi dahil hindi na ako masaya sa ginagawa ko or basta may feeling lang ako na parang may kailangan akong ibang gawin. So, nagpaalam naman ako, syempre, kapag umaalis ka talaga, don't burn bridges sa mga taong naka-work mo. So, paalam ka ng maayos na sabi ko, hanapin ko lang po yung sarili ko, talaga, what I really want to pursue. So, lumabas ako ng star, napunta na ako sa pag-PPA sa iba din, sa commercial, sa Quantum, nag-promo ng star. Cinema, umikot na ako. Tapos, dumating sa punto na parang 2015, 16, mga ganon. Mga 2016, parang nasa labas na ako nito. Nag-PPA ako sa Quantum. Ano to eh, kasagsagan. Ano Quantum? Quantum Films. Parang prod, ano din siya? Prod House. Okay. Parang kung may Star Cinema, Quantum, Regal, para hindi ka magulo. So, ganun siya. So, pumasok ko ng Quantum sa ibang production houses. So, napunta ako sa Quantum, nag-PPA din ako. Parang ang ganap, during that time, tinawagan ako ni Directed kung pwede bang gusto kong mag-artista
kunin niya ako sa VKJ, Vince, Kat, and James. Yun yung first, ano man na. Ang daming first. Pero, yun yung major talaga na parang may role. Yung iba kasi, cameo talaga. Cameo lang, maliit lang na eksena. Parang yun yung masasabi ko kasi talagang, yun yung nagbigay sa akin ng mga, nag-open ng mga doors sa akin para sa mga bagay-bagay. Like, after ko nang mapanood, doon na nagbukas na may mga, after Vince, Kat, and James, nandun na yung tinawag ka na for MMK, may mga TV shows na series na, from there, yun na, doon siya nagsimula na parang, nagpipiya ako, pinagsabay ko siya eh, nagpipiya ako, Vince, Kat, and James, tapos meron din TV, pinaalam ako ni Directo Net, Till I Met You, nakukunin ako as parang kasama ka sa mga chismosa, mga mosang-mosang dyan sa teleserye. So may tawag sila doon eh, nakalimutan ko. Basta kinola ko, pinalam niya kay Direk Dan, uy, kukunin ko si Milo. PA din ako eh, kasi siya yung director ko noon, si Direk Dan sa Ilawood. Sabi niya, uy, kukunin ko si Milo ha. So sige po. So hindi ko alam kung paano siya pinagsabay. So nag-Ilawood movie ako na PA. Sabay-sabay to. So kaya nagkasakit din tayo dyan. So sabay-sabay to, movie, PA, Ilawood. Movie, Vince, Kat, and James. Tapos TV, yung Till I Met You. So, doon siya umikot. So, from there, doon na nagsimula yung pag-aartista. At yun nga, tinanggap na natin siya. Masasabi mo bang nag-e-enjoy ka during those three shows na sabay-sabay? Kasi nag-act ka na rin. Mm-mm. At the same time, PA versus prod lang. Mm-mm. Sa tingin ko naman, ini-enjoy ko siya. Kasi kapag hindi mo naman siya ina-enjoy, hindi mo siya gagawin din nang ganun na sabay-sabay na kinaya ng katawan mo. So, ibig sabihin, in-enjoy mo siya or na-enjoy mo siyang gawin. Kasi parang pack up ka na dito sa shooting na to for that movie. Pu-pull out ka ngayon para mag-shoot as PA sa Ilawood. Hindi ko alam kung paano ko siya ginawa. Pero yun, sobrang nakatulong naman yun for finances, camera, ang pagawa yun. Alam mo na yun. So, as breadwinner. Hindi, bread lang. Walang winner. Bread lang, sinapay lang. Nung nangyayari lahat ng yan, backtrack lang tayo. Mm-mm. May moment ba nung childhood ka or nung childhood mo na masasabi mong, ah, gusto kong mag-artista? Or parang nagkataon lang talaga na PA ka tapos pinipilit ka mag-acting? Ganyan. Alam mo, may mga pumapasok naman sa atin ng mga bata tayo. Na, ako ha? Ako lang ba or tayo o may mga nakakaget sa akin sa mga viewers ni Jay na parang meron tayong isang bagay na iniisip lang natin pero hindi natin super na ini-aim. Na parang in-entertain. Siguro nasa utak natin na ay, bet ko mag-artista. Pero parang kaya ko ba? Parang hindi naman ito ibibigay sa atin. So, hindi siya major na gusto kong mag-artista. Pero may mga moment na, alam mo yung parang after mo panood yung teleserye, hindi ko alam, after mo panood yung teleserye or napanood mo, lalabas ka ngayon sa bahay niyo, tapos gagayahin mo siya ng mga kaibigan mo, mga eksena. May mga ganong moments ako, tapos orkesa sa salamin. Hindi siya super major na gusto kong pangarap talaga, ito yung gustong gawin. Kumbaga, nilagay, yes, sasama po natin si Lord. Nilagay na tayo ni Lord dito kasi pinag-pray ko naman kung ano po talagang gusto niyo po. Kung ano po yung will nyo, kung ano po yung path na gusto nyo po sa akin, susundin ko. So, I think doon tayo papunta. Which, ito na nga yung pag-artista natin. Yes. So, you know what I mean? You want to say, I'm gonna put your hands up. Ang dami ng moments. Actually, sa akin din. Parang ako, gumraduate ako ng computer science. So, programming lang talaga. Ever since college ako, high school, ganyan. Inisip ko lang, maraming may magsasabi. As in, sobrang dami magsasabi. Pwede ka mag-artista. Totoo ba? Artista, ganyan. So parang ako syempre matatanda ka lang siya sa isip mo, sa likod ng isip mo na parang pwede nga ba talaga? Matatry ko ba siya? End up, habang syempre pandemic, ganyan, parang nabibigyan ng opportunities niya. Parang hindi mo naman siya inaasahan, pero darating nga siya sa buhay mo. Darating siya na parang, ah, ito na to. Ito naman yung hiningi mo eh. Syempre, di ba, may mga kailangan kang guidance sa parang iaano mo sa taas na, Lord, ikaw na to. Kung ano ba sa tingin mo para sa akin, sige, tatanggapin na lang natin. Kasi syempre may mga gulo moments tayo talaga sa buhay natin. Thankful na lang din ako, ewan ko kung ikaw din, na parang mas maaga natin ma-realize na ano ba talaga yung gusto nating gawin. Kasi iba syempre lately na nila na-realize yan or na-feel nila talagang ano yung gusto nilang gawin sa buhay. So may mga ganun talaga. Kanya-kanyang timeline yun. Oo, buti na lang din maaga ko siya din na Na-realize, dumating sa buhay ko. Kasi so, for sure, marami sa mga kabataan yung nape-pressure. Kasi ngayon, in the world of social media, ang daming mga bata na nakikita yung mga ka-age nila na mayayaman na. May kotse na, may bahay na at the age of 18.
17, nangyari sa akin yun eh. Mm-hmm. Makikita mo sa Instagram, nagtitravel na sila all over the world with their own money. Mm-hmm. Tapos eto ako, humihingi pa sa magulang. Yes. Ganon. So parang feeling ko, this is a reminder to everyone din na kanya-kanyang timeline yan. Mm-hmm. Hindi mo kailangan totoo ma-pressure ngayon sa mga nakikita mo sa surroundings mo. Maaring nagmamadali sila or parang na-reach nila agad yung success na yun. Doesn't mean hindi mo mararating yung ganong moment mo. Diba? So take note lang din doon para sa mga nagmamadali. Huwag tayo ma-pressure. Enjoy correct natin yung process natin. Going back din. So, prod to actor. Yes. Now, a host. Wow, wow naman talaga. Yes. Yung host din naman po. Ano nagbibigay saya sa'yo sa pag-host? Alam mo, umiyak pala. Hindi pala saya. May host sa mabiglaan din yan. Si Sir Miko, manager ko na to. Sabi niya, mag-host ka nito. Vince Scott and James ata. Mall show. May anong malam ko sa... Mabungangail ako. Pero iba naman yung parang nag-hosting ka na sa mall. Sa mall mismo. So parang sinabak ako doon agad. Mag-mall show ka. So nag-mall show ako. Nang wa ako talaga experience eh. Sigaw ako, hello. Ganun-ganun lang ako muna. So ako mahina pa. Mahina naman. Tapos sinep. Ano bang mall yun? Nakalimutan ko na. Basta sa QC yan. So... alam mo yung wala ka nakukuhang response sa mga tao. So parang, ha? Paano to? Paano tahimik yung... lang sila. Eh, first ko mag-host. So paano to? Yun yung first experience ko na ano ha? So na-pressure ka ng malala? Na-pressure ko ng malali. Hala, kaya ko pa ba itong pag-host ng mall show? Pag-host? Kasi wala akong nakukuha sa tao. Ano bang gagawin ko? So from there... siyempre, wala ka naman magagawa. Magtatrabaho ka talaga at kailangan mo siyang pag-aralan. So, ikaw na to. So, dumating naman sa point na parang ang dami ng mga mall show. Hanggang nakasanayan ko na siya. Pero basta doon siya nag-start. Yun naalala ko talaga ng hosting ko. Yun ang unang-una kong experience na hindi naman ganun din ka-pulido o ka-solid agad yung pag-host mo sa unang-una mong sabak. So, parang... pero yun, nakasanayan ko na siya. At minahal ko na talaga yung hosting. Kasi... pag ako ha, hindi ko alam, pero kasi pag mall show, nakikita ko, ngayon kasi dati wala kang nakikita na ano sa kanilang, ano diba, response na parang happy sila or natutuwa sila. Ngayon, since nga nakasanayan ko na, nakikita ko na at naririnig ko na yung tawa nila kapag nag-host ka. So, ang sarap din naman sa feeling na talaga namang napapasaya ka, nakikita mo sila nagiging masaya. Yung ganun, may nakukuha ka eh. Yung parang yung lahat, yung pagod yung sigaw mo, naririnig mo yung tawa nila. So, sobrang na-enjoy ko talaga yung pag-host, lalo na pag sa mall show. Siyempre, no, kasi yung mga audience naman doon, yung mga fans talaga. Yes, na nag-aabang umaga-umaga pa lang. Siyempre, ramdam din naman nila yung pagod nila. Yes. Pero ikaw yung nagbibigay saya sa mga. Totoo yun. Hindi, totoo yun kay Milo kasi nagkasabay na kami sa mga mall shows. Iba yung energy niya, hindi siya makatulog. Diba? Kasabay ko siya nun eh, parang hindi talaga kami parehong makatulog ni Milo kasi iba yung energy na na-bring ng crowd na feeling na napasaya mo sila. Yung feeling na... ang tagal nilang gusto makita yung idols nila. And you were somehow a part of it. Accessory kayo nung willing pagpapasaya sa kanila. So, fulfilling nga talaga ang hosting. And ikaw ngayon, ano yung nakikita mo pang gusto mo pang gawin when it comes to hosting? Kasi meron naman hosting na ganito, yung very sit down lang. Meron din sa mall show, sa mga araneta, ganyan. Ano yung makikita mong dream content mo as a host? Siguro yung parang ganito lang na conversational. Para mas may makilala kita o kung sino may ini-interview ko para may matutunan ka sa akin at may matutunan ako sa'yo. Yung ganong klase lang, na usap lang talaga. Parang ganito. Kasi mas magandang halimbawa eh. Yung mga cheers tayo dyan. With a platito yung chinier. So, yung parang ganun lang. Wala naman akong super na ini-aim na parang siguro pwede maging boy abunda, yung ganyan. At least kasi when it comes to, especially mga ganito situation, yun nga, may nakukuha tayo sa isa't isa. And maganda yun eh, na parang may napupulot ka din sa in-interview mo, bukod din sa ikaw, for sure naman sana, eh, mapulot din sila sa'yo. Ikaw ba, may dream ano, nag-host? May dream ka bang ano? Dream. Eto, yung pagpepeg sa host, sino ba ang gusto mong... ngayon, since medyo digital content creator talaga tayo ngayon, gusto ko sana maging thing na talaga tong Coffee with Jay na maka-inspire. Kasi the last video that I did, or the past few videos that I did, yung FA content. Seeing all the comments talaga na, ako po actually gusto ko po mag-FA kasi financial problems, ganyan-ganyan. Tapos nabalitaan kasi nila yung mga in-interview ko dati, may financial problem din, na na-delay din talaga yung dream nila. So, being an avenue for them to know na mayroong mga taong kinaya
yung mga ganong struggles. Mm-hmm. It's a good feeling for me. And ang ganda rin, kaya ngayon, yung story mo, mm-hmm. yung pag-jollibing nga, di natin malalaman kung di rin natin napatanong dito. Oo, oh, true. So yung ganong feeling lang na yung mga tao may pagkuhugutan. Kasi there's this feeling na kapag, especially sa social media, may following na and all, na sobrang taas ng tingin. Alam mo, yun, parang, siguro itong mga to, siguro si Milo wala itong problema. Siguro, ganun, di ba? Pero, kung alam lang sana nila lahat ng mga pinagdaanan. Hindi ka naman din kasi agad makakarating dyan sa pupuntahan mo kung wala itong mga pinagdaanan mo. At least yung mga pinagdaanan mo yun, may matututunan ka talaga. Diba? In every experience, we learn and we become a better person. Yeah, exactly! Yun na yun. Yun na yung ano natin pulit for today. Pinakanyang experience yan. Yes. Na makukuhanan. So, ayun. Maraming salamat, Milo. Thank you for blessing this. Sana may mga natutunan yung mga viewers mo sa akin. So, oo naman, for sure. Ano yung mga pwedeng abangan sa'yo or mga pwedeng plug? Wala! abangan niyo ako sa Pasay. Hindi. Follow nila siguro sa mga social media account. Instagram. Milo. Milo Everyday. TikTok Milo Everyday. Kumu Milo Everyday. Sa Twitter kasi iba. So, iyon, no? Ako naman pwede nyo kayo follow sa j.miranda sa Instagram, TikTok. And of course, syempre dito sa YouTube, i-like nyo na tong video na to. Mag-comment kayo kung may mga gusto kayong i-guess or mga future job na gusto nyo rin i-take na pwede natin i-guess yung someone na talagang expert na rin pagdating doon. Make sure to subscribe as well. Ayan, mga kapamilya, mga ka-jiggles natin dyan. Maraming salamat for watching and I hope to see you soon. Bye, guys! Thank you, Mila! Bye! Thank you!